That's the Corrado right there. Key on? Yeah. Okay, there. I'll bring you in tonight. Yes, sir. Regular change oil and lube and grease, yep. Ball joint, everything. And also, I have an issue with my my engine. I think the fitting is losing. It's underneath there. Okay. This one over there, right there. Okay. Ayun, mga kaibigan. Mukhang yung kanyang ang tawag niyan, yung fittings na yan. Mukhang lumuwang, kaya kailangan papalitan ko yan. Sabihin ko sa kanila na lumuwag yung fittings niya. Nakita nyo naman siguro yung yan, yung medyo ano na yan, yan medyo nagkatagas si Cordapia. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Volvo. Wow. Kung saan na ipapa-check up natin si Cordapia. Maintenance natin yung kanyang chins oil kasi due na rin, kaya dinala ko siya dito sa Volvo. Actually, nung nakarang linggo pa nga dapat ito eh, kaso nga lang nung nagpabook ako, natala ko na siya rito. Ang problema naman nila, wala silang filter tsaka oil na gagamitin. Kasi ngayon ayaw ko munang gamitan siya ng mga hindi recommended ng Volvo. Kaya dito pa rin ako, dinadala ko pa rin siya rito. At pagkatapos ay ipapa-lube natin siya, grease mga ball joint niya. Ayan. Upang sa ganun ni condition, alam niyo naman yung tinatakbo natin mga kaibigan. Kaya kailangan laging condition si Cordapia. Wow. Hindi ko pa nga siya na nahugasan, pero bago kami umalis, bago ako umalis dito sa Winnipeg, papahugasan ko muna dito sa Trappers upang sa ganun malinis-linis naman. At gusto kong buksan muna yung makina. Tignan natin kung ano pa yung mga dapat na i-check dyan upang sa ganun. Tukal, dito na rin naman tayo sa Volvo. Mapagawa na natin. Ayan. Samahan niyo ako mga kaibigan. At inspeksyonin natin si Cordapia at papa-check up natin kung ano man ang mga bagay-bagay na dapat na kailangan maayos sa kanya. Yun. Ayan. Nung unang chin soil niya is 56,000 ang kanyang kilometer. Ngayon, pumalo na siya ng mga 138,400 kilometer. Malapit na rin siya magjo, although hindi pa naman kasi yan, sabi ko nga na 95,000 yung hindi naman siya yung heavy duty. Kasi pumapalo naman si Cordapia na above 7 miles per gallon. Wow. Tingnan natin. Check natin mga wirings na dito. Although wala namang makikitang mga hindi maganda rito. Steering shaft. Yan. Dapat walang pre-play yan. Yan. Papalub din natin yung mga yan. Sa ilalim, yung kanyang ball joint. Kung ano naman dyan. Palub natin yan. Sorry guys. Nautal ako. Kaya yung makina medyo malikabok, pero talagang ganyan yan. At tingnan natin, baka mamaya may langis na tumutulot, naglilip dyan. Oops, yun, may nakita ako. Yan, nakita nyo guys. Mukhang nawala yung kanyang ito, nakikita nyo yan. Yung nuts niya, yun, buti nakita ako. Yan, tatanungin ko sa mamaya, sasabihin ko sa kanya yan. Upang si ganun eh, hindi ito gagalaw-galaw kasi alam nyo, matagtag sa daan. Ayan, super, ang kanyang blade. Okay pa naman. Wow! Itong kanyang ayan. At okay, tignan natin yung kanyang, number one, yung kanyang belt. Yeah. Hindi natin malapitan doon, pero at least nakikita natin, wala namang lamat para maputol siya, no? Ayan, belt dyan. Wow! Ayan mga yan. Nakarang, nilagyan ko lang siya ng ng langis. Yan. Okay. Tingnan natin dito yung kanyang ito, hindi naman siya nagle-leak. Wala naman leak yung kanyang inner wheel seal.
yung cup ng wheel seal niya, eh, wala namang leak. Kompleto naman yung kanyang ball joint. Ay, sorry. Ball joint naman. Yung lug nuts, wala naman natatanggal. Ayan. Itong tire, sigurado yan, nasa minimum pa yan kasi bago-bago lang niya. Alright. Sa kabila tayo. Natin dito so far. Yun. Kung ito yung kanyang turbo. Tingnan natin yung mga tornilyo, baka may nalaglag yan. Sa gilid niya yung wall ng makina, baka mamaya may tumatagas na langis dyan para masabi sa kanila. At yung kanyang coolant. Ayun o, kailangan kong refillan yan. Meron pa naman ako lang. Pero tsaka na, pagka natapos na, naran nilang ginawa para malagyan mo siya. Ayun, so far. At ito, nakikita natin. Yan. Wala namang malaking problema. Wow. At yun, ang kanyang mga ball joint dyan. Yan. Papalangisan natin lahat yan sa ilalim ng makina. Yeah. Ayun, mga kaibigan. Mukhang yung kanyang ang tawag yan, yung fittings na yan, mukhang lumuwang, kaya kailangan papalitan ko yan. Sabihin ko sa kanila na lumuwag yung fittings niya. Nakita nyo naman siguro yung yan, yung medyo ano na yan, yan medyo nagkatagas si Cordapia yan, may tagas yan, pero hindi naman siya totaling tumutulo, hindi naman ganun ka palala. Wow. Meron lang siyang parang cephades, parang singaw yung sa loob, kaya kailangan papalitan ko yan, sabihin ko sa kanila. Ayan, upang sa ganun mapalitan yan, under warranty pa yung mga yan. Alright, so far guys, wala naman tayong nakikitang malaking depekto except sa yun yung andoon na kailangan nating ipa-replace yung fittings niya. Inner wheel cell, yung takip, hindi naman siya nag-leak, kompleto naman yung kanyang lug nuts dito, hindi bengkong yan, ating rim. Itong tar natin sa stair is 100 piece, ayan, at saka manufacturer specification, sorry, at saka nasa tamang thread depth yan, 4. Yun, marumi lang siya, pero okay lang yan. Hindi naman siya totally marumi. Dito sa kanyang drive, yung lagnas niya dyan, kompleto, yan nawawala. Yan dito rin, hindi rin ito nawawala yung mga lagnas niya, tsaka yung ating rim ay hindi bengkong. At itong tire natin is 100 PSI or manufacturer specification. At ang kanyang tread depth in a random point, itong apat na to dapat ay nasa 3. Wow. Yun mga kaibigan, marami lang talaga siya. So far nakita nyo naman yan, marami. At pipuel natin, wala naman ako nararamdaman pag nagda-drive yan. Yeah. Wires na dyan, makita nyo naman. At ang kanyang is properly inflated. Yung airbag, yung apat na yun nandun. Wow. Dalawa yan, dalawa din dun sa harapan. Ayan. At of course dito sa kabila dito, ayan, kompleto yung lug nut, hindi bengkong ang rim, at yung kanyang gulong, apat sila is properly inflated, 100 PSI or manufacturer specification. Same thing here dito sa mga kaibigan. Ayan, hindi bengkong, lug nut kompleto, 100 PSI manufacturer specification. At siyempre tignan natin dito kung may nagtatanggalan ng dyan, mga wiring sa harness niya. Super naman, may mga malilinis din yan sa ilalim, marami talaga yan mga kaibigan. Yan. Ayun, na-inspection natin, nakita natin yung mga dapat na i-report doon sa gagawa. Kaya naman ang gagawin ko is pupunta na ako doon sa pinakaano nila, desk nila, yun sa front desk, at bibigay ko yung susi, and then sasabihin ko saan nila yung mga issue. Yan, kaya samahan nyo ako. Tara. Ito ang ganda sa loob, mga kaibigan. Dahat,
tayo dun sa kanila. Washroom, kung meron. Hey, but your washroom is right here? Wow! Yeah, okay, thank you. Mag-washroom muna tayo. Yeah! Makita natin yung loob ng ball ba? Hmm? Libar. Hugas lang muna ako kamay. Yeah! Ito marami oh. Shop labor rate is 157.50 hour. Grabe ka mahal, no? Hi! Are you dropping your truck? Sure Short Express? Oh, no. 807 is my truck. I just bring it here. Okay. I'm the one who called earlier when I was still in Portage La Prairie. Wow. Since that, I have a lot of things to do first. Then I just got here. So, I come to drop my truck. Okay. Yeah. So, have you checked it in the uptime bay? Not yet. Should I go first, sir? Yeah. Ayun mga kaibigan, at ang advice niya sa akin, ipasok natin sa uptime bay at pagkatapos yung nandun sa uptime bay, i-record niya yung mga dapat gawin. Tapos, dalhin ko yung susi na nandun sa service kanina, yung sa reception. Kasamahan nyo ako, tapos punta tayo sa uptime bay. Si Mrs. nandito na. Mag-aano sa akin, susunduin ako. Dadaling ko yung sasakyan sa uptime bay. Yun. Sa uptime bay. Alright. Ayan ang mga kaibigan ng uptime bay. Ayan guys, oh, mga bagong unit nila. Volvo 760 BNL. Sabi niya, please honk for entry and please remain into your truck. Yun. Taas na ba? Baka mamaya madamage ko pa yun eh. Neutral. Oh, sir. Good. Wow. That's the parato right there. Key on for me? Key on? Yeah. Okay, there. Busy sila. Wow.
brings you in tonight? Yes, sir. Regular change oil and lube and grease, yeah. Ball joint, everything. And also, well, you can check the tire pressure as well. Okay. And the last time you guys did this, my look, it's not properly going down. My wiper. Is that normal? Wiper. Yeah, is that normal with yeah, the wiper? Normal, yeah. Oh, okay. Yeah. So I was thinking about it still going down. We can adjust if you want. Yeah, because the last time, I don't know the guy, I did not ask him to adjust, but he adjust it. Okay. Yeah, and then that's how it is. It could be possible a little bit more. Yeah. And also, I have an issue with my engine. I think fittings is loosened. The fitting is loosened, it's underneath there. It can be replaced. Because I already asked this one the last time that I come here to do my change oil as well. Hey, what's new? This one over there, right there. Okay. Yeah, so the problem is the last time the guy, I asked him to fix it, and I don't know, he replaced it, but it's still coming. Okay. Coming back. Would you mind replace that? No, it's basically we'd have to drop the oil pan and do it that way. Yeah, and it could be possible if they can clean it as well. Yeah. When was your appointment for? Appointment? Yeah. My appointment is this afternoon, but I told to the guy that I'm still in the Portage La Prairie that time, so when I bring the trailer into the yard, I come back here. So. Okay, when do you need the truck back? I was looking on 18. Okay. 18, yeah. Anytime, probably. Yeah. Hopefully that one, it will go away, sir. Yeah. That one. Yeah, I've got that. Because that's the engine. Yeah, oil leak or the oil pan. So yeah, pressure service check 22. Yeah. And if you can check probably my thing in here, so I already asked that thing to the other guy. Yeah. Okay. And yeah, that's it so far. Wow. Okay. And whatever we find in the check 22, we'll obviously let you know. I'm sorry? Mm-hmm. Have you got a contact phone number? 204. 209. Yes. Pick. Should I close it now? Yeah, you can close it. Yep. All right. Remain in the truck. It's tight? No, that's great. No, man. Grabe na stick nila. Sila nga nakakaalam niyan kung paano siguro, mga technician. Kasi pinag-aralan nila yan, guys, eh. Wow! 105. Yeah, I know. What are those number? 105.is, that is my speed limit. Speed in cruise. In cruise, yeah. Cruise, that's my kilometer right now, 138,000. Yeah. I think I'm still in the. It's not that too much overdue, right? No, I mean, you still, as in service wise or? Yeah, that change oil. Yeah, that's good. I'll be good. Can you see it? Okay. Oh, so this is the interval. Okay, thank you. Wow. Service at a glance maintenance interval, guys. So andito tayo. Ito maganda rito para makita natin kung ano talaga yung mga interval niya. Yan. Ayan, nakikita niya yung service at glance maintenance interval. So, sabi niya rito,
Model year 2011, a new were using Volvo. BDA's 4.5 oil specification is kilometer is 95,290. Okay, yung normal duty, o nakita yung normal duty sa taas, greater than 6 mile, less than yan. Kung above tayo, above naman tayo sa ano, above naman si Cordavia, kita nyo naman yung kanyang ano dito, 7.2. wow. Yan, kaya nasa tamang ano pa tayo, nasa tamang setup pa tayo ng kanyang interval. Yan, ikikip ko ito upang sa ganun meron akong ano, meron akong tinitignan. Yan, lahat yan, long life coolant replacement, yan, yan yung mga ano, andyan bulb adjustment, yan 150 din 300. Ayan, makikita natin yan guys, pan an accessory drive belt, sabi niya replaced, 500 kilometer yan. Alright, keep ko lang ito para meron tayo. And also, if you can find something in there and then need to be replaced or, you know, fixed, yeah, just do it and then let me know, okay? Yeah. Okay, thank you. Wow. Or probably if once it's done, you can just call me so that I can pick up. So should I pay it right now or after the service? No, once when you come to pick up. Okay. Yeah. Sila lang yung ano dyan. Nakakaalam yan guys. Diagnostic na yan. Yun, ang kanilang parts doon banda. Tagal naman. Text na sa akin si Mrs. Sabi, kailangan na daw namin umalis. This will get you through. Just park up in the first row. Okay. And I bring the keys into the service desk. Just gonna find his pre-spot there and just park there? In the first row? Okay. Yeah, just find a space in the first row and then bring the keys into the service desk. Okay. Okay. For sure. Yeah, thank you. No problem, man. Good night. Yeah, you too. Wow! Mga kaibigan, tapos na. Na i-ano yung umaga sa ano, yung trabaho niya is siya yung taga ano, taga put up ng dapat trabahuin. Yan, which is yun nga, mga kailangan trabahuin. Nasabi na natin, so dadalhin na lang natin ito. Susi doon sa ano, doon sa harapan. Wala nang bakante dyan. Yeah! Dito rin. Bagong bago. Wow! Sa gitna, parang di tayo nagagalaw. Ayun mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna tayo. Maraming salamat sa suporta. At kita-kita ulit tayo sa susunod na kabanata. Yeah! Bye! Lakai Pinoy Tracker.